Huwag na huwag kayong pipirma. Yan ang sinasabi ko sa mga estudyante ko eh. Yung mga estudyante ko na ang yayaman na ngayon. Kinakamusta ko si Ernie, si Joyce, si G, si Ria, si Boyet Bass. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay nagsisipag-unlad. Ngayon, pag-usapan ho natin itong problema ng pinakadelikadong BIR form. Yes, ito ay pinakadelikadong BIR form na hindi ko nire-recommenda na pirmahan ho ninyo eh. Napakadelikado ho. Yan ho yung title eh. Dangerous BIR form. So pag-usapan ho natin, ano ba ang nasa loob nitong BIR form na to at nakakatakot. So ito po yung kompletong BIR form. At again, isa ho ito sa pinaka nakakatakot at dangerous BIR form. Ayan, ito po ay BIR form number 0605. Kapag ganito ho yung sitwasyon po ninyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, hindi kayo humihingi, eh binigyan ho kayo ng BIR official at meron na ho siyang pirma, meron na ho siyang pangalan dito. Wala pa kayong pirma. Ayan, makikita nito, wala namang pirma. Pinagbabayad kayo ng 511,000. Pirmado na. At ang kagandahan nito, mga ka-taxpayer kong minamahal, hindi ka involved dun sa paggawa. Kakaiba, sir, eh. Kakaiba. Yung BIR official mismo yung gumawa ng tax return mo, hindi ba yan kaduda-duda? Because under the law, ang gagawa ng iyong tax return ay ikaw mismo. Under Section 51 ng ating tax code, ang pinagpapagawa ng tax return ay ang taxpayer. Hindi ho dapat nagpa-participate sa paggawa ng tax return or BIR form ang mga revenue officers. Okay? Actually, sir, ito ay mabisang ebidensya kung matapang-tapang yung revenue, yung taxpayer na to, pwede itong kasuhan eh, ng kriminal. Ayan, usurpation of function. Kasi function nga ng taxpayer, yung gumawa ng return, tapos siya gagawa. Ipagpalagay na natin, mga ka-taxpayer ko, ipagpalagay natin na may karapatan itong revenue officer na to na gumawa ng ganitong klase ng return. Bakit ito dangerous? Bakit ito dangerous? Unang-una, pinagbabayad ka ng 511,000. Ayan. Wala ka pang pirma, ha? Tandaan nyo yan. Dahil per audit delinquent tax. Okay? Per audit delinquent tax. Ibig sabihin nito ganito lang, mga ka-taxpayer. Wine-wave mo kasi ka rito, ha? Wine-wave mo. Rights may be waived. Nasa Article 6 yan ng ating new civil code. Wine-wave mo yung right mo. Ha? Right to be informed. Number one yon. Right to consult. Kung hindi mo alam, sir, ma'am, magkonsulta ka. May karapatan ka na kumonsulta. Okay? Dito, sabi, may utang ka. Sinasabi na, sir, eh, may utang ka. So, pag pinirmahan mo yan, mapapansin mo rito yung word na voluntary payment. At saka sinabi, pre-approve. Okay? Tsaka na, mga, yan yung mga delikadong wordings, eh. At itong statement na to, at itong number 22A, isa-isahin natin. Pre-approved by the investigating office. Ano yung pre-approved? Yun daw na deficiency tax mo. Ganito basa dyan eh. Preliminary deficiency tax. Final assessed deficiency tax. Ganun ang basa. Okay? Or deficiency tax lang. Pre-approved. Oh, okay. Ibig sabihin,
sila na yung nagdesisyon na yung kanilang assessment ay tama. Ang simple. Ang assessment namin, Mr. Taxpayer, ay tama. Bayaran mo na. Hindi ba ayon sa Section 228 ng Tax Code, merong right to protest yung taxpayer? Binigyan mo ba ng right niya yung taxpayer? Tinatanong kita, kayo naman mga taxpayer, gamitin nyo naman yung right nyo. Saksakan bilyon-bilyon ng rights nyo sa buong mundo. Pwede bang gamitin nyo? At kung hindi nyo malaman kung ano rights nyo, huwag ho kayong mag-alala. May internet! Mag-Google ho kayo, lalabas yung right nyo. At kung hindi kayo na sisihan sa internet, pwede ho ninyo akong i-PM, i-Google, i-email, tawagan. Ayan ang number ko. Eto, ayan ang number ko. Tawagan nyo ako, i-text. De, bago nyo ako tawagan, i-text nyo muna ako. Okay? Para masagot ko kayo. Yun ang pinaka-dangerous. Kasi pag pinirmahan mo to, eh, sample natin, kunyari, pinirmahan na. Pirmahan. Ano nangyari? Ang sabi rito, voluntary payment. Ibig sabihin, sir, ng voluntary payment, hindi ka pa pinagbabayad, nagbabayad ka na. Ulitin ko, voluntary payment means wala kang utang, nagbabayad ka ng utang. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Bakit ka magbabayad nang wala kang utang? Voluntary. Oh. So, pag pimirma ka, sinabi mo, may utang ako. Kahit wala kang utang, di magkakaroon ka ngayon ng utang. Utang na loob naman. Mag-isip-isip ka para sa pamilya mo. Sayang yung 511,000. Ang hirap kumita ng pera, mga ka-taxpayer ko minamahal. Next. Okay? I-discuss ko sa inyo kasi lahat ng return may ganitong klase. Okay? Statement. Okay, gagawa tayo ng another video para dito. So, sa magdaling salita, mga bossing ko, pag nakatanggap ka ganito, meron kang karapatang mag-consult. Kung hindi mo naintindihan, mag-consult ka. Kung naintindihan mo, hindi mo pipirmahan to. Kung kailangan mo pa ng additional information, pwede mong panoorin yung mga video ko sa YouTube, Tax Specialista YouTube. Libre. Pwede ka naman pumunta sa aking Facebook account. So, sa mga naghahanap po ng hanap buhay, mga CPAs, maglalabas po ako, kung gusto po ninyo, manghingi kayo sa akin ng tax basis financial statement. Yung mga financial statement na ginagawa ng malalaking auditing firms na kinokopya ng maliliit na CPAs, mga 36 to 50 pages. Sino magbabasa nun? Pero pag tax basis financial statement, baka wala pa hong 15 pages. Actually, bibigyan ko ho kayo ng kopya nung ginawa ko. At kung gusto ho ninyong explain ko sa inyo, PDF file lang ho ha. Explain ho natin sa ating video. Okay? So, okay. Mahilig ako sa ganun. I-comment nyo lang ho ang inyong mga concerns. At please, kung meron ho kayong pagkakataon, paki-share niyo itong bidyong to sa mas maraming taxpayer sa buong Pilipinas, lalong-lalo na yung mga taxpayer, kaibigan nating si Iska, dyan po sa California. Mga ka-taxpayer, kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.